Magandang gabi mga kapuso. Ako po ang inyong Kuya Kim na magbibigay sa inyo ng trivia sa likod ng mga trending na balita. Ang mga istang nahuhuli at binabagsak sa mga pamilihan ng Bohol, hindi lang pala bubusugin ang ating mga tiyan, kundi pati na ang ating kaalaman. Sa isang palengke kasi sa probinsya, unang naispatan ang pinakabagong marine species sa buong mundo. Ang mga istang binibenta sa palengkang ito sa bayan ng Loay, Bohol, abay laging fresh. Pero sino mag-aakala na dito rin pala nakabingwit ng sariwang kaalaman tungkol sa ating napakayamang karagatan? Ayon kasi sa isang pag-aaral na nilimbag sa Raffles Bulletin of Zoology, ang pinakabagong species ng isda sa buong mundo, ang Inistius bakunawa, unang namataan sa palengke ng Loay, nag-research assistant na si Kent noong 2018. We spotted a unique looking fish. At that time, hindi namin alam kung ano exactly yon, pero we collected it. Ang kakaibang isda, matagal na raw kinakain ng mga residente. Pero si na Kent, may napagtanto. Hindi pa pala to describe. Hindi pa talaga siya formally nabibigyan ng pangalan o yung tinatawag natin mga scientific. Kaya mas malaliman pa niyang pinag-aralan ang naturang isda. Ang ginawa namin, nag-contact kami ng mga museum from US and Japan. We also had collaborative efforts from the people of UP Mindanao and Mindanao State U. Kuya Kim, ano ang pinagkaiba ng mga Inistius bakunawa sa mga ibang isda? Kuya Kim, ano na? Ito yung mga alaga kong koi fish na galing sa Japan, napakarami mga uri ng isda. Ngunit may isang species ng isda na natagpuan sa Bohol. Ang bagong isda na may scientific name na Inistius bakunawa ay may common name naman na Eclipse Spot Racer Wrasse. Ang mga wrasse ang isa sa pinakamarami at marahil pinakamakulay na klase ng isda na matatagpuan sa mga tropical reef. Tinatawag din itong Racer Wrasse, Cleaver Wrasse at Racer Fish. Sa Pilipinas, kilala naman ito sa tawag na Mameng o Napoleon. Pero ano nga bang pinagkaiba ng mga Inistius bakunawa sa ibang mga wrasse? Ang napaka-flat na katawan ng mga Inistius bakunawa ay pale yellow at jade green ang kulay. Kapansin-pansin din ang mga blue at orange na metallic spots sa dorsal fin nito at yellowish green sa anteromedial portion ng katawan nito sa likod ng pectoral fins. Ang naturang isda maaaring humaba ng hanggang 6.8 inches. Ito yung mga African cichlid, isang freshwater fish na nakikita sa mga ilog sa Africa. Ang Inistius bakunawa naman nakikita sa mga sandy grassy areas na malalayo sa coral reef. Itong mga buhangin na to, hindi sila usually nasa survey. Pag tumingin ka sa buhangin, iisipin mo malang buhay, and then we managed to get a new species. Pero bakit naman kaya pinangalan na nilang Inistius bakunawa ang naturang isda? Isa pa sa kapansin-pansin sa mga Inistius bakunawa ay ang itim at puting marking nito sa kanyang dorsal fin. Sa nagmimisula po itong eclipse at ang pangalan ng isda ay hango sa Visayan mythical creature na bakunawa. Ayon sa mythology, ang bakunawa ay isang malaahas na dragon na nilalamon ang buwan. Na siya raw rason kung bakit nagkaka-eclipse. Samantala, para malaman ng trivia sa likod ng viral na balita, i-tweet o i-comment lang hashtag Kuya Kim ano na. Laging tandaan, kimportante ang may alam. Ako po si Kuya Kim at sagot ko kayo 24 oras. Mga kapuso, kimportante ang may alam. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, bisitahin ang GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.